Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video guys, we are going to review something and it's not my first time reviewing something. If you saw my last skincare routine. So I tried to purchase something online. It's called Katimira Milky Mighty Face Kit. So this is the kit and this is the body soap. So kasi dapat ito lang, but in-include ito ng seller, so binili, so sinaman na rin siya. Alright. So, naintriga kasi ako dito sa product na to, dahil nakita ko to sa Facebook, while I'm scrolling, you know, Facebook world. But, parang maganda din siya, kasi napaka-presentable nga niya. Maganda yung box niya, and maganda yung pagka-endorse sa kanya. So, parang ano rin ako kasi nasabi, ano, nag-deliver din sila kahit ano, nag-deliver din sila kahit mids of ECQ. So, para din naman malibang ako sa bahay, na wala naman ako masyadong ginagawa. So, I was just thinking na baka maganda to. Wala nang mawawala kung i-try ko. Aba meron kung hindi siya perfect sa akin, siguro ganun. So, yun. We'll give it a chance. Baka malay nyo, baka ito na yung hinahanap natin. So, sa halay sa, ito nga pala guys, ang price of this is 390 pesos. 390 pesos, ito na, buong kit na siya. And then, ito naman ay 199 pesos. So, 199 pesos and then 390. So, hindi ko pa siya na-open. So, i-open na natin, guys, para makita natin yung laman. Naintriga kasi talaga ako dito. Kasi nga, ang ganda rin ng endorser. Tsaka milky-milky siya. Kahit lactose intolerance tayo, pwede go na tayo dyan. Hindi naman niya iinumin. So, ayan. Okay, ito nga pala yung ano niya. So, sa maliit na box, makikita mo, maliliit din yung laman. So, ito nga pala yung Milky Skin Perfector Toner. Ito naman, yung Deep Cleansing Melt Foaming Face Wash. So, nagpo-foam siya kasi meron siyang pumper. Ooh. Katimira Hydra Milk Serum. So, ayan. Diba? Parang ang ganda niya. Kasi, atas ang lit-lit pa. Wala lang. And then, the last one is, Milk-In Sunscreen Milk. Milk-In Sunscreen Milk. Ayan siya. Sobrang liit lang niya. Siya ay 15 ml din. Katulad lang siya ng ano nito. 15 ml. Ito naman ay 60 ml. At ito naman ay 60 ml din. So, I don't know if hanggang kailan po sila or abot pa po ng isang buwan, pero uubusin ko muna sila. So, mag-a-update ako once a week. And then, eto naman yung soap. Open na natin. So, pag open mong ganyan, meron pa siyang seal dito. Meron siyang seal sa loob. Ay, ang bango. Ang bango ng soap. Tadang! Meron din siyang so, ang tawag dito, kasi may pagka, amoy perla na amoy gatas, ganun. Oh, ang ganun. Compare sa perla, mas gusto siyang amoyin kaysa sa perla. Maganda siyang, maganda amoy niya. Parang napapanis na gatas. So, ito nga pala yung, ano, yung foaming net. Yan. So, itatry natin din siya. So, hindi ko muna gagamitin yung aking mga products. So, for now, I am using soap. But, hindi ko muna sila itatry nga, ano ngayon. Ititigil ko muna sila. So, ito muna yung gamitin natin. Itong mga products na to, ang gagamitin muna natin for now. Para hindi naman masayang yung binili kong pera. Oh, excuse me, no. So, gagamitin dito ang Deep Cleansing Milk Foaming Face Wash, Milk Skin Perfector Toner, and Hydra Milk. So, hi guys! So, night time na. So, mag-half bath na ako. And then, gagamitin ko na itong Deep Cleansing Milk Facial Wash and Katimira Milky White Body Soap. So, ito tayo natin kung ang feeling na sa aking balat. And also this one. I'm so excited. Alright, let's go to the toilet. Oh. So, I decided na dito na lang muna gawin itong facial, ano. And then, I already wet my face, so pwede natin simulan. So, shake muna natin ito. And then, press. Woo! Pumi siya talaga. Ayan. How cute. And then, yung sabon. Doon natin itry yung sa, doon ko na yung itutry sa mismong CR, sa mismong paliduan namin. Punain ko lang ito. So, parang ano siya. Lagay pa natin. So, meron siyang niacinamide, guys. Which is, lagi ko yung nakikita sa mga pampapati na product. And meron na siyang ascorbic acid, at saka, cucumber extract. Yun lang yung mga ano ko. So, kasi naman, nakikita ko yun lagi sa mga, ano, yung mga pampaputing product. Yeah. Ganun siya. Parang, feel ko lang. Pero yung, ano, yung, ayan, meron ako mga dito. Yung mga blemishes. So, tingnan natin kung kaya niyang imagine yan. Iwawash ko na muna siya. Kasi may kumasak sa aking mata. Oh. So, natapos ko nang i-wash yung aking face mula doon sa
facial wash. And gusto ko siya kasi lumambot yung aking ano. Kasi once na, gamit ko kasi bar soap. And talagang pagkatapos, nagdadry talaga siya. Hindi, eh pagkatapos naman akong nag-wash ng aking face, hindi ko siya inano ng towel kasi I'm not convinced that, you know, malinis ng towel kahit although galing lang siya sa ano, galing lang siya sa bagong laba. So ito nga pala yung soap. So nilagyan, tiniluan ko lang siya ng tubig and sabi daw i-rub lang daw siya. Ooh, ayan, ang bilis niya mag-ano. Dapat sa toilet natin ginagawa 'to. Pero dahil parang nahihirapan ako doon, dito na lang. Ayan. Madali lang siya mag-ano. Ang ganda talaga ng foaming net. Gustong-gustong magka-foaming net. Ang bango niya. Ang bango talaga niya. Gusto-gusto ko. Now, lalagyan mo lang siya ng ano. Oh, ang creamy-creamy ng ano niya. Ang creamy-creamy. Oh, grabe. Ang creamy-creamy ng soap. Wow. So, tapos na akong maligo, guys. And, nagamit ko na yung soap. And it says that it moisturizes the body, sabi daw. And meron daw yung niacinamide, yung sinasabi ko niacinamide at alpha arbutin na nagpapa-brightens daw ng ating balat at nag-rejuvenate daw ng skin. So, meron din daw itong ascorbic acid at glycerin na nag-hydrates naman at nagre-refresh daw. Para daw freshes for naturally radiant, dewy and younger looking skin. Talaga. So well, sa pagkagamit ko nung ano, yung soap na gamit ko siya, ang naano ko lang is, ano talaga siya, creamy yung soap niya. But hindi siya kagaya ng kasing creamy ng Dove. Yun lang ang sasabi ko. Ito nga pala yung, ito na nga yung ano, nagamit ko na nga siya ngayon. And, parang dry pa rin. Honestly, dry yung balat ko. Dry pa rin siya. Hindi pa siya talaga nagsusuit in kasi nga siguro bago pa lang. Let us try. Tsaka madali siyang ano, oo, madali lang siyang matunaw. Kasi nagamit ko nga siya ngayon lang. So pag ano ko, ay madali lang siya matunaw kasi nga sobrang lambot lang niya. And super bango guys ng kanyang bubbles. Gustong-gusto ko yun. Eto naman, as nasabi ko nga, ngayon na natapos na siya, nafe-feel ko na sobrang lambot ng, medyo malambot-malambot. Basta malambot yung aking balat sa mukha. Ayan. Let's move on doon sa toner. So, dito na tayo sa Milky Skin Perfector Toner. So, mabango talaga sila. Ewan ko. Hindi naman siya may chemical. Ito yung ano niya. So, ikalat natin dito. Parang bang, minamoy ako alcohol. Pero sa mga products na to guys, tinignan ko, wala naman siyang paraben na nakalagay. So, we skip the paraben. Yung toner naman niya guys, ano lang siya, clear ang kulay. And, hindi siya milky. Pero amoy niya. Amoy. Amoy toner siya na may alcohol. Na hindi naman matapang na alcohol, ganun. Meron din siyang glycerin. Ayan, meron siyang ethanol. So, it means alcohol yan. Meron din siyang witch hazel. Oh, I love witch hazel guys. I really love witch hazels. Meron din siyang milk protein. And just 60ml, parang ang dami-daming nakalagay na ano dito, ha? Mga gustong-gusto kong mga words, like glycerin, ascorbic acid, tea tree leaf, witch hazel, niacinamide, castor oil, tsaka ang dami pa. Yun lang yung mga, alam ko, yung mga nakikita ko sa mga dating, sa mga, ano, mga, you know, mga whitening products, and hydrating, rejuvenating, etc. And then next, maano na siya? Ang lamig ng mukha ko. I think tasuotin ang ating toner. Now, gagamitin ko na itong serum. Ta-da! Excited ako. Dito, ito talaga naka-ano sa akin, nakaka-catch ng attention ko. Kasi serum-serum. I wonder if pwede rin siya sa ano. Pwede rin siya sa mga makeups ganoon, pang hydrate. Kasi Hydra Milk Serum na siya. Ayan. So, diretso na natin sa mukha ito. Feeling ko madali lang itong maubos. Pero okay lang. Sana pag naubos to, yung equal sila pagkaubos lahat. Di ba? Sabi daw ng pilang-pilang daw. Ang bango-bango niya. And, ayan. Madali siyang nagsisink in sa balat. Ano ba yan? So, ito lang konti para sa ating under eye. So, yung na-receive ko siya, hindi siya sticky. Yung ano, parang watery type siya ng serum. Hindi rin siya like oily feeling, ganun. Hindi siya malapot, ganun. Malapot lang yung kulay niya, pero hindi talaga siya malapot kapag nahawakan mo na. So, ayun na lahat guys, nagamit ko na. And, it says here na itong toner daw ay, it says here na itong toner ay
nag-clear out doon ng pores, nag-even out ng skin tone, at nagpe-prevent ng future blackhead. Nothing. So, ito yung gamit natin for the night. And ito naman ang gamit natin for the day. So, see you ulit bukas. And then, tomorrow will be the final review of everything. So, good night muna guys, and I will see you tomorrow. Ang lambot niya. Ang lambot. Ang lambot. Ang ganda ni mami. It's part of his part. It's part of his part. Asan na? So, close up muna tayo sa ating... So, close up muna tayo sa ating face. Ayan. Okay. Good morning, guys. So, update ko lang. Alas 5 na ako natulog. So, I expect dryness or dullness on my face. But I think this complexion here now in my phone. Ang kinis ng makinis siya. I feel ko makinis siya. Nakulog. Hulog. So, which light later? Ayta. Natakpan mo rin. Ang laking tuloy na noo ko. Sinave ko kasi yung aking baby hairs. Kaya, ganyan naman, because it's morning na, gagamitin natin yung pang morning routine. Foam. Napansin ko lang talaga kahapon, ang ano, parang pang ang lakas niya mag-hydrate. Hydrate ng ano, balat kasi na. Gusto ko siya. Lalo na pag may nasinamide. Lagi ko yung nakikita sa mga papaputi eh. Pero hindi naman to siya whitening na ano talaga. Brightening lang naman to. Kaya kinuha ko siya. As I said, ayoko talaga ng whitening products. Because I love my Morana skin. Morana skin! Sige, wash ko na to guys. And I will be back for the toner. So, tapos na akong mag-wash sa aking face. Oh my God. So, I hope wala ka talaga yung residue na nakano. Oh, ang plumpy-plumpy niya! Alam niyo guys, pagising ko sa umaga, napansin ko kaagad na parang malambot yung aking ano talaga. Yung kasi pag skincare ako, oil talaga yung lalagay ko sa face ko. So pagka umaga, sticky talaga siya and so oily kasi parang hindi na-absorb ng ano yung ano, sobrang dami siguro ng oil, hindi ko alam. Pero iba talaga yung feeling na ganito kasi hindi siya, wala akong sting na nararamdaman sa toner or sa high ano or sa serum at sa face wash. Sa sabon nga pala guys, ngayon ko lang, maya-maya ko lang na ano, napagtanto na, nag-soft na, madali nga talaga siya nakaka-soften. Hindi lang siya ganun ka-intense na softness or moisture yung katulad yung nasa Dove. Pero, kung i-ano mo siya, sa mga ginagamit kong sabon ngayon, masasabi ko, hindi siya stingy. Like, hindi nag-i-sting yung balat mo, so wala kang mararamdaman na medyo makati, kasi nga nag-i-sting siya, walang ganung feeling. So, na, ano, ang ano ko lang sa sabon is, ang cons ko lang sa sabon is, madali lang siya matunaw, at saka lit-lit niya. Kaya yun lang. Pero maganda naman siya talaga. And marami din siyang, ano, meron din siyang coconut oil. Oh! So I think coconut oil is best for, is good for the body, you know, for our skin, for hydration, ganun. May naglalagas na mga bulak sa aking balat, so I think it's better like gliding. Hindi ko naman dinidiin. Ang maganda sa witch hazel, toner na to, may witch hazel siya, which is a good thing, kasi witch hazel is a powerful, you know, element na nagpe-prevent nga ng pores, you know, enlarging pores. So nag-shrink siya ng pores, nag-clean siya ng pores. Then meron din siyang tea tree para sa also helps shrinking pores. Okay. Now, itatry na natin itong sunscreen. So, ito daw siya, guys, pwede daw siya pang base ng makeup, so parang primer effect ganun. So, ito siya, mag-ano lang tayo ng sobrang konti. Kasi morning. So, hindi talaga ako nasa sunscreen kasi hindi naman ako, ano, but, dahil yun nga ang nandyan, yun na natin gagamitin. Because I made a oath to myself na uubusin ko yan kasi sayang. So, first time akong itry na uubos ng, ano, yung skincare na nakikita nyo guys, hindi talaga yan everyday. Pag natitripan lang talaga yan. Pero ito, kailangan natin yung everyday para maano natin. Wow. No. Guys, you're welcome. So, meron pa rin siyang ano, meron pa rin akong ganon. Tignan natin kung mamamagic niya yan or dadagdagan niya. Ay, oo nga. Pang ano talaga siya. Kasi, ayun, parang binabrighten niya agad yung ano. Yung aking mukha pagkatapos sila ng sunscreen. Oh my God.
So pwede lang magkilay ka na lang and mag lipstick or mag lip tint. Mhm. Kati Mira, milk in sunscreen milk, your skin hero. Wait, milk? Yeah. Naman. So hopefully na maubos ko tong ano na to guys, yung buong product so I can give you a conclusion if this is worth it or not to buy. All right? So for now, uy, wow. Ang lambot na. So now nalalabutan talaga ako ng mukha ko pero hindi ko muna kayo bibigyan ng magandang hopes. Magandang hopes. Wala talaga, wala din kasi ako talaga masabing ano bad about it from just now kasi nga bago pa lang din siya. Tingnan natin kung ano mga pros and cons niya. Okay guys, thank you so much for watching. If you like this video, please don't forget to subscribe, give a like, and comment down below if you have any suggestion. So, see you guys next time.